Thailand at ito yung dala ko, laptop bag ko, hand carry ng maleta, neck pillow, and water tumbler. The first thing that you need to do ay magbayad ng iyong travel tax. So makikita mo ito pagpasok mo mismo ng airport. Mag self-check-in ka, pwedeng gawin mo na siya sa bahay or pagdating mo mismo dito. Then punta ka sa iyong airlines for the document check. Kaya lang pagdating ko dito sobrang haba ng pila. Kaya dapat talaga 3 to 4 hours before your flight, andito ka na sa airport. After mo makuha yung boarding pass mo, pipila ka na sa immigration for the interview. Pag nakapasa ka, pwede ka nang pumasok sa iyong boarding gate. After 4 hours ng paglipad, finally, andito na ako sa Thailand. Medyo nakakakaba kasi first time kong magta-travel mag-isa. Pero, kinaya naman. Hi, mommies! I'm Mommy Joy of Trip Ni Mom Page. So, for today's video, I'll give you quick tips kung paano mag-book ng flight going to Thailand and things to remember. So, first, if you gusto mong makatipid, book ahead of time. So, kung isasabihin mo siya sa mga promo pair, so usually 3 months, 6 months before travel date, yeah, makakakuha ka talaga ng mga good deals like nung Japan namin, for this year, nakuha namin ng 10,000, balikan na kaming mag-asawa. So, ganun siya kamura kapag promo pair. So, since yung flight ko, hindi ko siya nakuha ng promo pair, may hinabol kasi ako na date, pero medyo ahead of time naman siya, pang 2 months ahead. Nakuha ko lang siya ng 12,000 balikan. But if you will book yesterday, nung umalis ako, nasa 17,000 na yung balikan ng tickets na Manila to Bangkok and Bangkok to Manila. Second, good thing about Thailand, wala namang visa requirement since isa tayo sa mga countries na hindi na nila hinahanapan ng visa when going into Thailand. But, kapag mag-travel ka, make sure that you have all the necessary documents like your return ticket. Hahanapin yan. Kailangan yan. So, dapat nakabook ka na ng papunta and pabalik to Manila. Meron ka ding mga accommodations. And other requirements na pwedeng hanapin sa'yo ng immigration officer upon interview ay yung proof ng time mo dito sa Pilipinas. Like, may work ka ba? May business ka ba? Group of support din. Paano ka magta-travel? Sinong sasagot? So, kung sponsored ka ng family mo, kailangan dala mo yung proof of income nila. Pero kung nagtatrabaho ka, certificate of employment, pwede rin mga payslip mo, or proof ng income from your online jobs or your business. Yan, isa yun sa mga hahanapin sa'yo. So, depende yan sa immigration officer. Meron namang mga immigration officer na hindi naman mahigpit, hindi matanong. Pero just to be sure, bring all the necessary documents that you have. So, ako, solo traveler ako kahapon. Medyo nakabahan ako ng mga nung recent issue na kailangan mong mag-provide ng, tawag doon, yearbook. Pero wala akong dalang yearbook, hindi ako nagdala. Pero yung mga iba kong kasama dun sa pila, nakita ko talaga, ang dami nilang documents. Meron pa nga isa doon, may dala rin yearbook. Kasi siguro nga, takot silang ma-upload. And ako, as a solo traveler, yun din yung fear ko. Kasi madalas talaga, pag solo traveler ka, maraming tanong sa'yo yung immigration officer. And kapag nagta-travel ako, madalas kasama ko yung husband ko or yung kids ko. At wala namang tinatanong na sa amin. Ang tanong na lagi, kailan ka pabalik? Anong trabaho mo? Then, go na. Kasi pag family kayo nagta-travel, usually, hindi naman mahigpit. So, usually, lenient na sa iyo yung IO kasi alam nilang babalik ka dahil may kasama kang bata. So, if you are going out as a family, ang magandang idalhin nyo lang is yung proof of income, lalo na kung sponsored trip, like sponsored trip ng husband or ng parents. Kasi kailangan yung proof na kaya nyo isuporta yung travel niyo along with your kids. So, yun. So, you're in Thailand as solo traveler. Ang dinala ko ang mga documents ko, COE, payslip, yan, kailangan yan. Tapos, yung proof of relation ko sa kapatid ko. Birth certificate niya, nagdala ko. Tapos, yung booking namin, accommodation namin, na nandun yung pangalan ko, pinirent ko din para alam ng IO na talaga may accommodation akong binook at hindi ako nagta-travel alone. Meron akong kasama. Kasi usually kapag solo traveler, sila kasi yung madalas na
nag-TNT. Ayan. Kasi syempre nga, wala na masyadong iintindihan eh. So, madalas sila yung napapaghinalaan. So, yun lang naman yung mga documents na dinala ko. And good thing, wala namang masyadong tinanong sa akin yung IO. Ang tanong lang niya sa akin, anong trabaho ko at saan ako nagtatrabaho? So, sinagot ko, admin officer ako sa ganitong company. And okay na, tatak agad. Saka huwag kang kakabahan. Kasi kapag kinakabahan ka, doon ka na tatanungin ng tatanungin. Uulit-ulitin lang yung tanong sa'yo. Kasi they want to know kung nagsisinungaling ka ba or hindi. So, stay consistent sa mga sinasabi mo. And you don't have to explain. Kung ano tanong sa'yo, yun lang yung sagutin mo. So, good thing, wala namang hiningi sa akin. But if kung may hihingin siya, I have all the necessary documents. So, don't forget then to pay the travel tax. 1,620 yata siya. For tourists, then pumila ka if Air Asia ka katulad ko kasi yun lang yung available flight sa DMA. Nung nag-book ako, kailangan mo pa pumunta sa counter nila para i-print yung boarding gate mo or boarding pass bago ka pumunta sa immigration. Then after that, and okay na, pila ka na sa gate mo. So ako sa gate 101, pero nagbago pala yung gate ko, boarding gate ko, naging 105. Buti na lang nag-check ako sa TV screen. So nakita ko na nagpalit pala, kaya lumipat ako. Siguro kung hindi ako tumingin, baka nagiintay ako doon sa wala. Pero don't worry, nanonood doon naman sila. Few minutes or an hour before your flight, nanonood na sila doon sa unang announce ng boarding gate. Para masundo yung mga pasahero at makalipa doon sa bagong boarding gate na pag-aantayan nyo. So, yan. So, pagdating naman dito sa Thailand, very smooth naman din. Wala namang masyadong tanong ang immigration officer. Kailangan lang yung round trip ticket mo and then your passport. After that, okay na. So, madali rin naman mag-book dito ng transportation. Ako, nag-grab na lang ako. Pero marami rin taxi. So you don't need to worry. So ako nagbook ako from Dong BMK, Dongmong ba 'yon? Nalimutan ko na yung pangalan ng airport. Going here to the Lavender Hotel. So dito kami nagbook ng kapatid ko kasi ito ay nasa center mismo. Dito kami mismo sa loob ng kilalang market dito sa Thailand. Kaya dito na kami nagbook. So yung grab ko ay nasa 317 baht. So, times 1.5, yun yung amount niya in peso. So, better than na magpupunta ng Thailand, meron ka ng baht na hawak, magpa-convert ka na kahit magkano lang. So, ako, nag-convert ako ng 4,000. Ayan, 4,000 lang. Kasi kapatid ko na talaga yung bahala sa gastos namin dito. So, yung 4,000 na yun, backup ko lang. May mga gusto kong bilhin, pamasahe ko, di ba? Para makakakilos ako. So, yan. Kung sponsored trip ka din, yung gastos mo dito, hindi na masyadong magdala ng maraming pera. Basta meron ka pang pamasahe or pang taxi, may pang kain ka, may pang shopping ka, okay na yun. So, ako naman, ang plano ko kung magmumol, I will be using my credit card. So, mas mura siya kasi in peso siya. Tapos, may interest charge lang. Kumpara nyo sa bibili ako ng baht. Kasi ang bilihan ng baht ay 2.05. I mean, bentahan ng baht is 2.05 peso. Pero pag binili siya, nasa 1.5. Diba? Parang malaki din siya kahit papano pag kinumpit mo. So, mas murang mag-credit card. Pero yun nga lang, hindi ko sure kung magagamit yung credit card ko. Kasi usually, ang bibili mo talaga dito ay pagkain, pati mga damit, mga tiyanggi, sa mga market na parang nasa divisorya ka. So, yun. And last tip, don't bring too much clothes, OOTD, hindi mo kailangan kasi ang dami mong mabibili dito sa murang halaga. Yes! Ako hindi ako masyadong nagdala ng damit, pero nagmaleta ako kasi nga, kung may bibilin ako, doon ko na lang ilalagay. So, like this dress, yun nga lang, wala nang laban. Ayan, like this dress, nabili namin ito for only 500 pesos in peso. Ayan. So, nasa 350 baht yata ito. Nalimutan ko na. Basta ganun lang. Ang ganda niya. diba? Ayan.
Nadala na kasi ako. Nag-Japan kami before, dami kong dalang damit. Pagdating doon, ang daming mura, ang daming sale. Sa Uniqlo, sa H&M, sa Zara. Ang dami, as in. Kaya, noong unang punta namin ng Japan, ang sinuot ko, yung mga binili ko, galing Japan. Hanggang na nasuot yung mga damit kong dala. Para nasuot ko lang siya first day. Then, noong nag-winter naman kami sa Japan, hindi ako nakabili. Kasi ang isip ko, wala na akong paglalagyan sa maleta ko. Dahil, yun nga, family trip kami. Kasama namin yung mga bata. Pero sising-sisi ako kasi gusto kong bumili. Dahil walang paglalagyan. Nagtapong pa nga kami ng damit, diba? Hindi na akong bumili. So, ayun, lesson learned yun sa akin. At dahil alam ko nga na ang Thailand ay kilala as bilihan ng mga magagandang damit, hindi ako nagdala ngayon. So, ayan, good decision kasi ang dami namin mabibili sa murang halaga. So, don't forget na i-try yung kanilang market and the food. Sobrang dami, sobrang sarap, lalo na yung mga juices. Pati yung mga street foods, sobrang dami rin. Yung hipon nga, 200 baht lang nabili ko siya. Tapos yung mga fresh fruits na juices, 100 baht. So, ang dami talaga. So, yun yung must have dito sa Thailand. At ito try natin in the next few days. So, that's it for the tips regarding sa travel dito sa Thailand. And watch out for more videos regarding on what to do here in Thailand. That's all. Thank you. Bye-bye.